Magandang gabi sa inyong lahat and welcome to Live Views with Sir Batario. Let's talk, be informed. At ngayong gabi na to, nagbabalik na ang ating live weekly stream podcast. Yan. So maraming salamat sa mga nanonood, sa mga sumusuporta ng ating podcast at sa wakas, sa dami-dami ng panalangin na ginawa natin halos isang taon, ngayon nagbabalik na ang Live Views with Sir Batario. Ito'y mapapanood nyo every Monday, Wednesday, Friday dito sa facebook.com/adikaingkayumanggi at sa youtube.com/vigilgan19. So yung makikita nyo dyan, yan sa mga ano natin ha, dyan sa monitor, yan yung pupunta nyo sa Facebook, sa Adikain Kayumanggi page, mapapanood nyo ito. At sa Vigilgan 19, yan, online channel, dyan naman sa YouTube. So search nyo lang Vigilgan 19 at boom, lalabas na yung pagmumukha ko. Lalabas na si Sir Batario. At nandito ngayon tayo ngayon sa ating weekly podcast. Okay, it's Monday. At ngayon tawag dito ako'y nagpapasalamat sa kahilingan ko na rin na maibalik yung ating live podcast at magkaroon tayo ng oras para gawin nito. At alam ko naman kahit papaano meron tayong natututunan dito, 'di ba? Kung hindi man ganun kadami, pero kahit po konti, meron tayong practicality natutunan dito sa ating weekly stream podcast. So live na live tayo, pwede kayong mag-comment, kung may mga tanong kayo, may mga suggestion kayo. Type nyo lang dito sa ating Facebook page or type nyo lang sa ating comment section. O kaya, i-PM nyo ako. Ayan, mag-uusap tayo. Kung gusto nyo makipagbalik-taktakan, kung gusto nyo magkaroon tayo ng mga discussion na gusto nyo ipakpaksang pag-usapan, welcome na welcome nyan dito sa ating Live Views. At ang pagbabalik ng Live Views, ayan, katulad ng nakalagay dito sa scroll natin, so every Monday, Wednesday, and Friday, mapapanood nyo ang ating weekly stream podcast 9 o'clock to 10 o'clock p.m. sa Adikain Kayumanggi page, Facebook at Vigilgan 19 dito naman sa youtube.com or YouTube. Bahala kayo kung ano yung gusto nyo kanin dyan. Itawag dyan. At ako naman ay natutuwa. Sa wakas, nandito tayo. Yan. At kahit pa paano ay magbibigay tayo ng inspirasyon. Anong klaseng inspirasyon kaya yung maibibigay natin, no? At dito rin, kung gusto nyong tumulong, pwede kayong magbigay ng tulong sa aking personal GCash account. So, nandyan yung number. Bakit? Ang tutulungan natin kasi meron tayong advocacy. At yung advocacy natin ay tulungan yung mga recovered patients ng itong mga recovered COVID-19 patients. So, yan yung ating mga tutulungan ngayon. At shoutouts nga pala sa mga nanonood, kahit 5 o 4 lamang ang nanonood ngayon. So, shoutouts nga pala kay Sir JP. Yan. O, kailan tayo magbabike? Okay? Tapos na yung aking quarantine. O, yan. Si Sir Neil. O, yan. Bago bike, carbon ah. Yan. Tapos yan, si Lester yung kapitbahay ko. Yan, si Sir Lester dyan. Yan yung kapitbahay ko dyan, Lester Somoza. Ayan, maraming salamat sa pagtangkilik at panonood ng Live Views. Sabi ko nga, minsan nga magkaroon tayo ng collaboration eh. Itong Live Views, tsaka yung podcast mo sa mga kaibigan mo. Para at least eh, mas marami tayong ma-inform. Marami tayong ma-educate. Lalo na sa mga pangyayaring sa kapaligiran natin o nangyayari sa bansa natin. Okay? At bago tayo pumunta sa ating talakayan ngayong araw na to, syempre, yung mga ginagawa natin sa previous episode natin last year, meron tayong tinatawag na commentary serye. Ayan. Ano ba tong commentary serye na yan? Yung commentary serye natin ay tungkol sa issue ng issue ng West Philippine Sea. Yan. Kasi mainit na mainit ngayon yan eh. Yung West Philippine Sea na yan. Yung West Philippine Sea na yan ay bahagi ng ating bansa. This is part of our exclusive economic zone. Yan yung mga patakaran or yung batas yung nasasakupan ng isang bansa hanggang, kumbaga, nasa ng hangganan. Okay? Ano ang hangganan ng iyong nasasakupan? Kasama ba dagat doon? Kasama bang lupa?
kasama ba ang airspace o yung kalangitan o yung himpapawid na tinatawag. At actually, nagkakaroon ng tinatawag na hindi pagkakaunawaan tungkol sa pag-angkin ng mga pulo o yung mga kapuluan na matatagpuan sa tinatawag nating Spratlys Island. Ito'y kinabibilangan ng China at ng Pilipinas. Ito yung dalawang bansa na hindi magkasundo. Itong dalawang bansa na to ay umaangkin. Kumbaga, they are claiming na these territories ay sa kanila or under the sovereign. For example, under the sovereign of China, or yung isa naman ay under the sovereign of our country or the Philippines. Pero actually, hindi lang naman China at Pilipinas yung nag-aagawan dyan sa teritoryo na yan. Pati ang Vietnam, Malaysia, Indonesia, Singapore. Ayan. Singapore at yung Taiwan ay yung mga umaangkin din ng lupa dyan. Okay? Kumbaga, sinasabi nilang teritoryo o parte rin ng kanilang exclusive economic zone. Yung tinatawag natin West Philippine Sea na yan. Actually, kapag sinerge nyo nga yung West Philippine Sea, halimbawa punta kayo sa China, pag sinerge nyo sa Google yung West Philippine Sea, hindi nyo makikita yan. Dahil pag sinerge nyo yan sa Google, pag nasa China kayo, yan ang makikita nyo dyan ay South China Sea. That is the original name of that territory. Kahit naman noon, sa mga unang mapa natin, yung mapa natin 1940s, 1950s, 60s, 70s, even 1990s, kahit nga sa 2000, ang tawag natin dyan ay South China Sea. Ngayon, nung ininsist ng Pilipinas yung teritoryo o yung pag-angkin sa mga teritoryo na nabibilang sa tinatawag nating Spratlys Island, yan ay binago ang pangalan. Kaya pag sinerge nyo dito sa Google, halimbawa, nandito kayo sa Pilipinas or sa ibang country, katulad ng United States of America or even the countries dun sa continent of Europe, ang makikita nyo dyan ay West Philippine Sea. You know why? Because these countries, the international communities, already recognized the sovereignty of our country in the Spratlys Islands. Yan yung dahilan kung bakit pag sinerge ni West Philippine Sea, nakikita na yan sa Google. Kasi may kumikilala na yan. May kumikilala dyan ng mga bansa na pagmemiari ng Pilipinas. Hanggang nga ipinorotesta yan ng Pilipinas sa tinatawag nating arbitral ruling sa United Nations Convention on the Law of the Sea na kung saan nanalo ang Pilipinas. Hindi man tayo nanalo sa digmaan laban sa China, pero nanalo naman tayo sa international court. Okay? So, ibig sabihin, kumbaga, very victorious ang Pilipinas natin. This is a big win for us. Kumbaga, na sa isang international stage, sa international court, or sa isang arbitral court na tinatawag, tayo yung nanalo. At kahit yung mga makakapangyarihan na bansa katulad ng China, ng Malaysia, ng Indonesia, or Singapore, or Vietnam, na nagprotesta doon ay tinalo ng Pilipinas. Pero kamakailan lamang, syempre naririnig natin ang komento ng ating pinakamamahal na Pangulo. At actually, ito nga yung kinalulungkot ko . Diba? Kumbaga yung tapang ng Pilipino medyo naging nabahag yung buntot. Kumbaga sa wikang Pilipino, sa terminong Tagalog, ika nga. Bakit? Kasi parang dun sa mga salita na binibitawan ni Pangulong Duterte, yan, yung Pangulo nyo, yan, diba? Yung Pangulo nyo, parang pinamimigay niya yung bansa natin. Paano ba maibabalik sa Pilipinas yung mga nawalang teritoryo na yan? Lalo na no, nagkaroon ng standoff sa Bajo de Masinloc or sa Scarborough Shoal. And then ngayon, maraming mga mangingisda na hinaharang naman sa Culian Philippi Reef, diba? Sa Reed Bank or yung Recto Bank na tinatawag. Alam nyo kung tutusin, walang ruling or walang implementation power yung tinatawag nating UNCLOS. Hindi nga alam kung sino magpapatupad nung tinatawag na memorial or international court ruling dun sa ipinanalo ng Pilipinas. Okay? Pero kung madadaan natin to
sabi nga natin, kung madadaan natin to in a peaceful way or in a diplomatic communication, okay, or diplomacy, maring maibalik yung mga teritoryo na yan. Maring galangin yung sovereign power or the sovereign rule of our country. Pero sa ngayon, imposible. Bakit? If you want to claim those territories, you have to go to war. Kailangan mong dumigma. At yun ang katotohanan dito. Pero kung ako tatanungin nyo kung kailangan natin makidigma, wala tayong capacity. Even though na-train yung mga military natin, hindi sa inahamak ko yung hukbong sandatahan ng Pilipinas, and that is the AFP, the Armed Forces of the Philippines. Hindi naman sa hinahamak ko yung hukbong sandatahan ng Pilipinas. Pero wala tayong kapasidad na manalo sa isang digmaan. Walang-wala tayo. Kumbaga, kahit meron tayong four warship katulad ng BRP Jose Rizal, BRP Gregorio del Pilar, yung BRP Antonio Luna at BRP Ramon Alcaraz, yan yung mga ano natin, warship natin sa Navy, hindi pa rin tayo ubra sa China. Masyadong malakas, masyadong makapangyarihan ang kanilang hukbong sa datahan. So kung tayo ngayon ay makikidigma, ay walang mangyayari sa bansa natin. Matatalo lang tayo sa digmaan. At actually, hindi lang naman ang gobyerno natin na natalo sa digmaan, kundi ang buong Pilipinas. Tayo maghihirap nun. Tayo magbabayad ng tax. Mawawala yung mga mahal natin sa buhay. Kaya kung hanggat maaari, nadaanin ito sa tinatawag natin diplomatic communication, diplomacy, that is good. And that is a peaceful way para makuha natin. Pero ang tanong, meron bang kikilala? Kung magkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at ng China o ng iba pang mga bansa, yung mga bansa na umaangkin din dun sa teritoryo na yun, kikilalanin ba nila yung arbitral ruling ng Pilipinas, yung ipinanalo natin sa international court? Oh, yan ngayon ang malaking question dyan. Yan ngayon yung malaking tanong na dapat natin sagutin sa West Philippine Sea. Pero alam nyo, sa mga naririnig-rinig ko sa ating Pangulo o sa Pangulo ng Pilipinas, di naman natin kailangan ipamigay. Ang kailangan natin paninindigan. Manindigan tayo. Hindi ka naman makikidigma eh. Wala ka namang capacity para makidigma eh. Ang hinahanap ng mga tao ay yung paninindigan bilang isang pangulo, bilang kinatawan ng bansa nito. At ang sabi ng mga maumayan, ang teritoryo ng Pilipinas o mga teritoryo ng Pilipinas, mga teritoryo ng Pilipinas ay mananatili sa Pilipinas. Tayo ang may-ari niya, mga Pilipino. At dahil yun ang boses ng taong bayan, yun din ang boses na dapat lumabas sa bibig ng isang pangulo. Ayan, so maraming salamat. Palakpakan, no? Ayan, yan pa lang, ha? Umpisa pa lang tayo dito sa ating live news. At syempre, bago tayo tumungo dun sa talagang gusto kong ibahagi sa inyo o gusto kong ishare sa inyo ngayong araw na ito, eh magkakaroon lamang tayo ng short commercial break. Siyempre, ito, itong commercial break na to, nagbayad na to dito sa ano natin eh. Nagbayad na to dito sa podcast natin, so kailangan natin i-play. And don't worry, hindi to magtatagal, 40 seconds lang to. Then babalik tayo sa pag-uusapan natin, the topic that we have to discuss right now. Ito yung topic na gusto kong i-share sa lahat. Okay, so magbabalik po yung live views with Sir Batario. Wag po kayong aalis dyan. At magbabalik po kami. This is short commercial break. Okay? So, tambay-tambay muna. Thank you.
Ayan, maraming salamat. Oh, sabi ko sa inyo, very short break lang yun eh. Commercial lang eh. Kumbaga, nag-CR lang ako saglit. Ayan. So, dahil bayad yung commercial na yun, oh, kailangan natin i-play ngayon yan dito sa podcast natin. Okay, so, once again, welcome to our Live Views with Sir Batario. Let's talk, be informed. Ito na yung season 2 natin. Kumbaga, yung pagbabalik or yung return ng tinatawag nating Live Views with Sir Batario. Batario, let's talk, be informed. So, ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw na to, ngayong gabi na to, the topic is all about my story. This is my story of COVID-19. Okay? So, ang gusto kong i-share sa inyo yung istorya ko na kung saan I am one among the victims of this COVID-19 disease. At alam ko kahit papano, marami tayong matututunan dito sa i-share ko. So, naging positive ako sa COVID-19 actually. And ngayon, syempre kaya nga tayo nakakapag-podcast na. Kikita nyo naman na nakakapagsalita na tayo. Eh, maganda naman yung aking ano. Maganda naman yung nangyaring recovery sa akin. Pero syempre, hindi naman talaga full 100% na back to normal. Kumbaga eh, parang sabihin na natin eh, unti-unti pa rin na nagre-recover yung katawan natin para maging 100%. At nung last week nga lang eh, nakapag-cycling na ako eh. Yan, ilang beses na ako sa pagbabike. Yung unang beses ko na makabalik ulit sa cycling. Para ako umaikit sa bundok kahit alam ko yung daanan, patag eh. Para ako umaikit sa yung mga tinatawag nilang ako. Yan. Hirap na hirap ako. Eh, ano ba yung gusto kong i-share ngayon dito sa ating podcast? Alam nyo kung tutusin. Minsan, hindi natin maipaliwanag kung bakit tayo nagkakaroon ng mga sintomas o paano nakapasok yung ganyang uri ng sakit sa ating katawan. Alam nyo kung tutusin sa mga balita, no, na kahit papano bumababa, sa ibang lugar tumataas, umaangat. At ngayon, ang nangyayari sa atin, meron na tayo mga bakuna or mga vaccine. Pero still, nagkakaroon pa rin ng pagtaas ng mga bilang ng mga naapektuhan o nagiging positibo sa COVID-19. Alam nyo kung tutusin minsan, kung mag-aaral lang tayo ng siyensya, yung tinatawag naman nating bakuna, hindi naman totally immunity ang ibibigay niyan sa atin, but prevention. Okay? And at the same time, dahil nga nagkakaroon tayo ng defense mechanism, nagkakaroon tayo ng malakas na immune system, eh yung mga tinatawag nating mga virus na yun or variants of this virus ay nagmumutate or nag-evolve. At sa mutation na yan, dami-daming ang variants eh, di ba? May UK variant, merong South African variant, tapos merong pang Indian variant, yung matindi daw yon. Meron nga Philippine variant eh. Kala nyo walang Philippine variant, meron. Hanapin nyo, research nyo. May tinatawag tayong Philippine variant. Pero pagtataka nyo, no, hindi nila tinawag yung mismong main virus na Chinese variant. Okay? So, sa kanila nga nag-umpisa yung tinatawag nating virus eh. So, nagkakaroon ng mutation. Alam nyo, sa totoo lang, nung nagkaroon ako ng tinatawag na COVID-19, ay tawag dito, biglaan. Hindi ko inaasahan. Kumbaga, wala talaga nakakaalam na talagang tinamaan ako ng COVID-19. Eh, actually, sa loob ng bahay, ako nga yung hindi naglalabas. Lumalabas lang ako kapag nag-exercise ako or kinakailangan. Pero yung sabihin mong mag-grocery, o kaya naman pupunta sa ibang lugar, mamamasyal, never ko ginagawa yan. Taong bahay kasi ako eh. So, pero ako yung unang tinamaan ng COVID dito. Sa akin, unang lumabas yung mga sintomas ng COVID-19. And if I'm not mistaken, I still remember that date, that March 30, nang unang lumabas ang sintomas. After yon 5 days ng pagkatapos ng aking birthday. Don't worry, kahit nung birthday ko, hindi kami nag-mass gathering dito. Kami-kaming tatlo lang.
yung mga kasama ko sa bahay, okay, yung miyembro ng aking pamilya, kami-kami lamang yung mga nag-ano, nag-ano dito na, yun nga, naghanda. So, ano kaya nangyari? March 30, lumabas ang symptoms. Ang unang sintomas na lumabas sa akin ay sore throat. Ayan. Iba ang sore throat ng COVID-19 sa sore throat ng isang ordinaryong sore throat. Yung sore throat na ordinaryo, madaling gamutin eh. Inom ka lang ng mag-gargle ka lang ng Bactidol. Wala ka agad eh. O kaya mag-strepsils ka. Wala ka agad. O kaya mag-antihistamine ka. Tanggal ka agad yun eh. Pero ito iba eh. Minum ka na ng Bactidol. Hindi. Sorry. Nagmumug ka na ng Bactidol. Hindi pa rin. At kahit anong gamot, hindi pa rin. Hindi nawawala. Actually, parang ang nangyayari nga sa lalamunan mo, at nung time na nagkaroon ako ng sore throat, parang may kumakalkal. Para nilang kinakalkal yung lalamunan ko. Para silang naglalaban doon o nagdidigmaan. Ganun ang pakiramdam ko nung nagkaroon ako ng sore throat. And then, yung sore throat na yun, nag-develop. Nagkaroon ng dry cough. At nung nagkaroon ng dry cough, that is the start of my journey. That is the start of my suffering against COVID-19. Bakit? Kasi yung dry cough na yun, lumala ng lumala hanggang sa inuubo ko, nilalagnat ako, at yung lagnat ko naglalaro sa 37, 38, 39 sa loob ng 4 na araw. Hindi naman ako umabot sa 40, 41, okay, pero mga 37, 38, 39 ako, big deal na yon sa katawan natin. So yung first week ko against COVID-19, nasasabing kaya ng katawan ko eh, kaya lang mas lalo akong kinabahan na talagang COVID-19 noon, kahit hindi pa ako natitest, nang yung mga kasama ko sa bahay ay nilagnat. Kaya sabi ko, may possibility, 95% I'm very sure na COVID-19 yung tumama. Kasi nung time na yun, nung wala pa mga lagnat yung mga kasama ko, ayoko mag-isip na this is a COVID-19 illness. Baka ordinaryong trangkaso lamang ito. Pero nung sila'y nilagnat, sinabi ko, nako, COVID-19 yet. Kaya April 6, nagpa-swab test kami. At dun nga namin nalaman sa swab test na yon, actually, ibang-iba nga eh. Sabi ko nga, kung nagka-COVID-19 ako dun sa lugar namin sa Makati, eh dun pa sa Makati kasi, yung mag-swab pumunta sa bahay. Eh dito sa lugar ng Bacoor, kami yung dinala dun sa swabbing center. Eh, syempre, nung dinala kami sa swabbing center, di mas lalo kami exposed. Bakit? Eh, marami mga COVID, ano dun eh, mga person under investigation or yung COVID patient suspect, di ba? Yun. Nakita ko pa nga dun, yung isang ano eh, magpapaswab. Talagang hindi siya makahinga, hirap na hirap. Dumudura pa nga, sorry dun sa mga kumakain ngayon. Dumudura pa. Dahil hindi makahinga, tumutulo yung laway. May naghihinalo. So, nakakalungkot isipin. So, parang syempre nagkakaroon ka rin na anxiety na ko. Grabe pala tong COVID na to. So, dun sa swabbing center, syempre, niswab kami. And after a day, tumabas ang resulta, we are positive. So, positive yung resulta namin. So, ibig sabihin, under kami ngayon sa tinatawag nating isolation or forced quarantine or home quarantine. Hindi na kami dinala sa quarantine facility. Kasi unang-una, lahat kami apektado na daw. Pangalawa, wala na daw bakante. So, nag-home quarantine kami. At nung nag-home quarantine kami, first week, yan. Then sa second week, lumala talaga yung ubo ko. Nung lumala yung ubo ko, talaga doon, nag-take na ako ng mga antibiotics. And of course, tong antibiotics na to, ay prescribed to ng mga doktor. Kasi kahit pa paano, may doktor na nagmo-monitor sa amin through cellphone. Okay, pero hindi namin siya nakikita. Hindi namin siya, kumbaga hindi namin siya
kumbaga hindi namin nakikita, nakakapitan, pero nararamdaman naman namin siya, kaya naniniwala akong doktor siya. So binigyan na ako ng mga antibiotics. So doon sa 2 weeks na yan, sa 1 week medyo okay pa eh. Pero nung aking mga 7 to 9 day, medyo bumigat ang pakiramdam ko. Bakit? Ito yung tinatawag nilang shortness of breath. Na totoo yun, na mahihirapan ka talagang huminga. Pero dun sa paghihirap ng paghinga ko, hindi naman ako umabot sa talagang talagang dinala ako sa ospital o kailangan naman na lagyan ako ng oxygen. Pero naramdaman ko, 5 hours ako na hindi mapakali. Hindi ako makatulog. Pupunta ako sa kwarto, paikot-ikot ako doon. Parang yung hininga mo o yung oxygen hindi pumapasok talaga sa lungs mo. Kumbaga, nandun lang siya sa ibabaw. Okay? Tapos talaga mahihilo ka. Pero buti na lang hindi ako na hospital or hindi ako napunta sa emergency room. And that time kasi wala pa kami oximeter. Kaya hindi ko rin na obserbahan. Pero dun sa 5 oras na yon, talagang mahirap huminga. And actually kasi yung may mga ibang case naman, first day, second day, third day, fourth day, lumalabas lahat ang symptoms. Yung akin kasi nagde-develop eh. Hindi kagad sa second day, sa third day, bumuhos. Hindi. Yung mga iba pang symptoms ko, katulad ng chest pain, lumabas pa 11 or 12, 13. Imbis na 14 days of quarantine, habangan ng quarantine days namin eh, 27 days. Bakit? Kasi yung mga kasama ko nawala na yung lagnat, wala ng symptoms, but still, I had the symptoms of this COVID-19. So, ibig sabihin talagang binanata niya ng gusto yung katawan ko, and especially my respiratory system. Kaya nagkaroon din ako ng pneumonia, according dun sa doktor. Kaya ngayon, kahit papano nga, pansasalita ako, medyo hirap pa ako huminga eh. Okay? Pag nagbabike ako, medyo hirap pa rin ako huminga. O kaya naman, pag alimbawa nagtuturo ko sa mga klase ko, minsan inuubo ko, naririnig yan ng mga estudyante ko. Kasi nandun pa rin eh. Kumbaga sinira ng COVID-19. So nagre-recover pa rin. At trader tong sakit na to ha. Alam nyo bakit? Kasi nung second week, dahil feeling ko magaling na ako, konting ubo na lang, nakakatayo na ako, nakakapaglakad, nakakapagugas ng plato, nakaligo na nga ako eh. Ayan. Eh, gusto nyo marinig, nakaligo na nga ako, di ba? Oh, ayan. Eh, think ko, kaya ko na. Then bumalik ako sa trabaho. So, sa online class, nagtuturo kasi ako. Alam nyo naman na yun yung talagang full-time job ko eh. Okay, so nagtuturo ako. Then, after a week ng pagtuturo ko, nasugod ako sa emergency. You know why? Kasi biglang nanghinang katawan ko. At doon nagkaroon ng tinatawag na matinding chest pain. Doon sa chest pain na yon, hinihingal ako ng gusto. Pero wala akong shortness of breath eh. Ang oxygen ko noon sa oximeter, nasa 95 pa rin, 96. Pinakamababa na yung 94. Pero, dinala na ako sa emergency. At doon naman sa emergency, and I would like to be thankful. Bakit? Kasi, sa emergency, nung tinesa ko sa x-ray, sa ECG, blood clot, blood test, lahat yan ay cleared. I don't know, pero lahat na sa akin naman ng resulta, laboratory test, clear ako. So, binalik ulit ako sa bahay, at dun nga, sa telemedicine, according dun sa doctor na nag-diagnose sa akin, ay nakakaranas ako ng tinatawag na long COVID symptoms. When we say long COVID symptoms, ito yung mga tao na kung saan hindi na kayo infectious. Okay? Hindi na kayo makakahawa ng ibang tao at kayo'y magaling na o recovered patient na, pero yung iba pang sintomas ng COVID ay nag-i-stay or nagpapatuloy pa rin. Bakit? Kasi maraming damage na nangyari sa parts ng katawan mo na kailangan ng long recovery para maging total 100% recovered ka. So, yun yung sakit ko ngayon, yung tinatawag na long COVID symptoms. Kasi hanggang ngayon, may ubo pa rin ako eh. 2 months and a half na ako may ubo.
magti-3 months na nga to eh. Pagkatapos ng June, 3 months na. Oh, may ubo pa rin ako. At yun nga lang, nakakalungkot. Medyo hirap pa rin yung katawan ko. Gusto ko talagang bumalik dun sa dati. Gusto kong bumalik dun sa normal. Eh, sana makabalik tayo. Okay? At yun naman eh, regular naman ako nagpapacheck up. Pero minsan eh, nagdadalawang isip ako, pupunta pa ako saan eh. Sa talagang hospital or sa clinic. Kasi ayoko na ng telemedicine eh. Ang advice kasi, yung tinatawag nating telemedicine. Pero ang problema kasi sa telemedicine, although nakikita ka ng doktor, ang problema dun, walang actual diagnosis ng doktor. Na hindi ka makagamit ng tinatawag nating stethoscope, hindi ka niya yung basta yung mga ginagawa ng mga doktor, di ba? Pag dinadiagnose ka, hindi nila magawa yun kasi face-to-face lang, parang ganito sa camera natin eh. Di ba? Ganito lang yung nangyayari. So, hindi talaga nila masabi kung ano talaga yung nangyayari sa'yo. So, ginagawa ko, pumupunta ako sa clinic, sa hospital, yung pinakamalapit na hospital sa amin. So, yan. Eh, minsan matatakot ka eh. Bakit nandun na yung anxiety? Dahil medyo mahina pa yung katawan mo, inuubo-ubo ka pa, eh may possibility na ma-reinfect ka ng COVID-19. Kasi according dun sa mga scientists, according sa mga medical expert natin, ay malaki rin ang porsyento na ikaw ay ma-reinfect ng COVID-19 virus. Yan, kasi marami tayong case, yung iba nga 3 beses nagka-COVID eh. Okay? Pero asymptomatic, yung iba naman, 'di ba? Naging severe tapos yung kanilang COVID nung na-reinfect sila, mild na lang. Tapos meron namang case, mild sila nung last time or moderate, naging severe nung ma-reinfect sila. Yun naman yung mga kinakatakot ko. Kaya sabi ko, mahirap din magpa-check up. Eh, pero at least ngayon, sa tulong ng lahat, gusto ko rin pasalamatan, especially yung mga tumulong sa akin, lalong-lalo na sa mga katrabaho ko. Yan, sila yung unang rumescue sa akin, nagpadala ng mga pagkain, na pwedeng pampalakas. Ayan, nakatulong din sila sa moral support. Yan, maraming salamat sa inyo. Pangalawa sa pamilya ko, kung yung pamilya ko, hindi ako iniwan. Hindi nila ako iniwan. Sama-sama namin nilabanan yung COVID-19 na yan, kahit ang hirap. Okay? Kahit hindi mo alam kung anong mangyari. Yung susunod na araw, kakabahan ka. Dahil pwede isa sa inyo, yung isang paa ay mailagay sa hukay. So, you know what I mean. Ang ibig kong sabihin dun sa katagana yon. Siyempre, sa aking kapitbahay, na alam nila na kahit COVID kami, eh, sa katabi naming kapitbahay, yan, kay Lester. Yan, nagbigay pa nga ng lugaw eh. May kainitan din yung lugaw na hindi essential yan eh. Oh, yan, di ba? Oh, yung lugaw, essential ba yan? Hindi. Ang essential, gatas. Oh, yan. So, yan. Yan yung mga tumulong sa amin eh. Nung nagkaroon kami ng COVID or dun sa tinatawag namin quarantine days. At ang dapat nating higit na pasalamatan ay yung may kapal. The divine providence. Okay? Maraming yung iba, hindi sila naniniwala. Pero, gaya ko, ako'y naniniwala na kahit papano ginagabayan kami. Yun yung dahilan, bakit ngayon, yun yung mga naging paraan, bakit naging COVID survivors kami. So, yan. Ano yung mga dapat natin tandaan para at least maiwasan natin tong COVID na to? Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, hindi ko alam kung paano ko nakuha yung virus na yan. Kung paano ako naapektuhan. Actually nga, yung mga tao nga dito sa bahay, sila yung labas ng labas. Eh. Dapat nga sila unang tinablan. Pero hindi. Nung tinablan ako, tsaka lang nagkaroon ng sintoma sila. So, ibig sabihin talaga, maring nanggaling talaga sa akin, lalabas yung sintomas. Ngayon, di nagkaroon na kami ng contact tracing. So, hinanap na namin. Eh, ang mga possibility na kung saan kaya ako na-infect ng tinatawag na COVID-19 virus na yan, una, doon sa mga tao na hindi nagsusuot ng face mask at face shield.
Yan, ikaw yung tinutukoy ko kung nanonood ka, kung hindi ka nagpe-face mask at nagpe-face shield. Bakit? Eh, kasi di ba ngayon sa mga bagong pag-aaral eh, di ba, kinukonsider na ng World Health Organization that this COVID-19 virus, this coronavirus, is an airborne virus. Di ba? May matagal ko na sinabi noon yan. Ako, hindi ako doktor, pero matagal ko na sinabi yan. Airborne yan, hindi lang basta sa droplets. Kasi kapag inobserba mo ang isang lugar, madaling kumalat. Kaya madaling kumalat ang virus kasi lumulutang na yan sa hangin. So ngayon, kinukonsider na nila. Kasi dati, di ba, droplets. Kailangan bumahing ka, dumura ka, umubo ka, tapos yung droplets na yon, kung meron kayong physical contact, dun lang malilipat sa'yo. Pero ngayon, kinukonsider na nila yung airborne. Ano yun? Kahit nga lang magsalita ka eh. Dun sa carbon dioxide na yan, sa hangin na inilabas mo, lulutang na yung virus. Okay? At pag lumutang yung virus na yan, mag-i-stay yan ng 1 to 3 hours sa hangin. Pag nag-i-stay yan ng 1 to 3 hours sa hangin, kung saan siya nag-i-stay at may taong dumaan doon, hindi naka-face mask, hindi naka-face shield, papasok yan sa katawan mo. Yun na. Doon ka na mai-infect ng COVID-19. So, may possibility doon ko nakuha yun. Kasi, di ba, nagbabike ako. So, nagsa-cycling ako. Siyempre, may mga iba doon, hindi nagpe-face mask, face shield, bumuga ng hangin, siguro nalanghap ko, ayun na, pumasok na sa katawan ko. Hindi lang yun, alam nyo naman dito sa lugar natin, sa Bacoor, di ba? Alam nyo naman yung lugar natin. Disaster, maraming pasaway. Pwedeng doon nakuha. Pangalawa, saan pwedeng makuha? Yung sa delivery, sa mga pagkain. Kasi yung virus, kumakapit yan sa mga plastic, sa mga karton, tumatagal yan ng 30 to 2 hours, 30 minutes to 2 hours. Kaya, pag-igiyan nyo, i-disinfect nyo yung mga bagay na binibili nyo sa grocery or yung mga delivery. Siyempre, huwag nyo naman i-lysol yung pagkain. So, I mean, bago nyo galawin, siguro mga isang oras, kaya punasan nyo muna, o kaya mag-alcohol. Para at least, pag kapit nyo doon, eh, may maliit na chance na na kayo mai-infect ng virus. So, yun yung mga possibility. And then, yung ikatlo, ganito yon. Itong nakakatakot. At ito rin, ang sabi sa akin ng mga contact tracer. Ang nakakatakot dito ay yung mga taong asymptomatic, positive sila sa COVID, pero hindi nila alam na positive sila. Yun yung nakakatakot doon. Bakit? Positive pala sila sa COVID-19, asymptomatic ka pa. Wala silang alam. Kasi malalaman mo lang na positive ka kung magsaswab ka. At malalaman mo lamang na may COVID ka para magpaswab ka kung symptomatic ka. Diba? Eh, pero hindi eh. Asymptomatic ka nga. Positive ka sa COVID pero hindi ka nagpaswab. So, hindi mo alam. So, lalabas carrier ka. So, kung halimbawa naglalakad ka, nakipag-usap ka, nakipagkwentuhan ka, o kaya pumunta ka sa isang party, okay? Pumunta ka sa isang gathering, mass gathering, edi may infect mo lahat. Contagious yun. Hawa-hawa kayo dun. Oh, yun yung nakakatakot dun. Yung positive ka pero asymptomatic. Kasi kung halimbawa symptomatic ka, kahit di ka nga positive eh. Kung ikaw ay matalino, ikaw nag-iisip eh, kukwarantine mo na yung sarili mo dahil COVID suspect ka kaagad eh. Diba? Halimbawa naman eh, tawag dito, nagpaswab ka. Kahit asymptomatic ka, nagpaswab ka. Quarantine ka. Alam mo, may gagawin ka kaagad. Eh, paano yung mga ibang tao na hindi nila alam na sila pala'y positive tapos asymptomatic? So, sila ngayon yung mass spreader ngayon ng tinatawag nating virus. Kaya nga, hanggat maaari yung mga mass gathering na yan, tigil muna natin yung mga party-party. O kaya visitation, punta kayo sa ibang lugar, punta kayo dito, tigil muna natin yan. O, katulad ng mga kasama ko sa bahay, wala dito. Pumunta sa ibang lugar. Pagdating dito, may mga dalang COVID yan. Di ako na naman ang unang tatamaan. Gusto niya, takot patay na itong mga to eh. O yan, o diba? So, yan, tigil muna natin yan. Kasi, kumakalat pa yung virus eh. Yun yung dahilan kung bakit kailangan nating magpabakuna. Bakit?
Pag nagkaroon tayo ng herd immunity, lumakas yung immune response nyo. Nagkaroon kayo ng strong immune system. Diyan natin matatalo ngayon yung COVID-19. Okay? Kaya mas maigi talaga magpa-vaccine. Alam nyo, minsan, no, bilib nga ako sa mga lolo, lola na nagpapabakuna. Bakit? Meron ako nairinig na isang lola, oh, sa balita, oh. Sabi niya, eh, pagtsatsagaan ko ng pumila ngayon dito sa, ano, vaccination center. Bakit? Eh, kesa naman, eh, pumila ako sa hospital kapag may COVID ako, tapos pipila ka pa sa cremation. O, oh, diba? Yun ang magandang pag-iisip. O, oh, diba? Yun yung malinaw na nag-iisip. Diba? Alam natin yung mga bakuna na yan, mga vaccine, may side effect talaga yan. Hindi naman 100% okay yan. Pero yung mga side effect na yan, very rare. Ibig sabihin eh, ano yan, matumal yan. Kumbaga, kung may namamatay dyan, sa 100 katao, mamamatay lang dyan, kalahati ng katawan mo. So, mamamatay isang tao lang. Okay, kaya naman namatay yung may komplikasyon. Maring komplikasyon nga dun sa mga dati niyan sakit o kaya naman dun sa mismong vaccine. So, ibig sabihin, mas marami pa rin chance na itong vaccine ay magiging sangkap, ito ay magiging instrumento para labanan natin COVID-19. Kasi ang totoo niyan, 2 years, 3 years, or even 1 decade, yung COVID-19 virus na yan, coronavirus, ay magiging parte na ng buhay natin. They will not go. They will not be vanished. Nandito na lang sila. Kaya ang gagawin natin, tayo ang mag-a-adapt sa kanila. Katulad din ng mga nangyari, 'di ba? Katulad din ng mga iba pang mga disease like pulutong, like tigdas, misal na tinatawag polio, o yan, tetano, o lahat yan noon sakit yan eh, kahit ngayon bubonic plague eh, noong black death eh. Pero ngayon lahat yan curable yan. Lahat yan ay may remedy. Lahat yan may vaccine. Kaya nagagamot. So ganun din ang gagawin natin sa COVID-19. Kaya yung mga ibang tao dyan, magpabakuna kayo. Yung side effect, hindi mawawala yan sa sakit ang ulo nyo. Okay. Tsaka huwag tayo maniwala sa mga sabi ng kung sino-sino dyan. Ang pinakamahalaga dyan, maniwala tayo sa doktor. Bakit? Kasi yung doktor yung magbibigay sa'yo ng diagnosis kung anong gagawin mo sa katawan mo. Okay? Kasi meron mga hindi naniniwala eh. Mga hindi naniniwala sa virus. Okay? Ngayon, ganito lang ang masasabi ko dyan. Kung meron kayong hindi pinaniniwalaan minsan, okay? Eh, dapat kalimutan na lang natin yun. Kesa maniwala kayo sa mga sabi-sabi o mga chismoso-chismosa dyan, no? Kasi minsan, hindi sila nakakatulong eh. Minsan eh, sila pa yung nagiging sanhi, sila pa yung nagiging iba, ayaw magpabakuna. Okay? Mas maniwala tayo sa mga eksperto dahil sila yung nakakaalam. Minsan nga, nakipag-debate pa nga ako sa barbershop, maring doko nga rin nakuha yung COVID-19 kasi yung barbero mismo ay hindi nagmamas, hindi gumagamit ng face mask, hindi rin nagpe-face shield. Hindi sila naniniwala na merong COVID-19. O ngayon, sige, granting na huwag kayong maniwala. Eh, ang gawin na lang natin, mag-ingat tayo. Okay? At mas maganda pa rin na maniwala tayo sa eksperto. Kasi minsan nagdududa tayo, konting sipon, konting ubo, COVID kaagad. Eh kasi, yung sipon at ubo, naging sintomas na rin ng COVID. Actually, yung COVID naman, yung coronavirus, virus yan eh. Kapag pumasok yan sa katawan mo at dumikit yan sa mga cell mo, yung mga protein niya na ipapasok dun sa cell mo at magre-reproduce ng virus para sirain yung cell mo. Kapag sinisira ang cell mo at dumadami ang virus sa katawan, dun ka ngayon nagkakaroon ng sintomas. Dun nagkakaroon ng ubo, ng sipon, hanggang sa magkaroon siya ng tinatawag na respiratory attack. Okay? Ina-attacking ngayon yung respiration mo, yung paghinga mo. So, dun ngayon nagkakaroon ng tinatawag nating COVID-19 symptoms. Alam nyo bakit? Ito nga eh, yung COVID-19 eh, nakikita nga to actually, nakikita to through microscope. Paniwalaan natin nandyan sila. At paniwalaan natin na delikado to. Kung hindi tayo mag-iingat, maaari lahat tayo magiging apektado dito. Minsan nga sabi ko, kahit nga wala tayong mga gamot dyan, wala pang bakuna,
o wala pang mga naiimbentong gamot, ang pinakamatindi at pinakamaganda na magagawa natin ay ano? Ay yung paghandaan at mag-ingat tayo sa sarili natin. Sumunod lang tayo sa tama. Sundin natin kung ano yung mga health protocols. Mag-face mask, mag-face shield. Kung kayo'y maingat, at doon naman sa mga taong naging apektado na, mag-ingat din kayo para hindi kayo makahawa ng iba. And by that, we can defeat this kind of illness. We can annihilate. We can prevent this global pandemic. Mawawala lahat yan kung tayo ay responsableng mga mamamayan. Okay? Yan. So, salamat sa mga nakikinig. Ayan, pagpasensyahan nyo na kung medyo nagahang yung atin or yung naglalag yung ating camera. Eh, kasi kaya naman naglalag yung ating camera dahil nga online tayo. So, internet. Pero don't worry, ganyan talaga makaka-encounter tayo ng mga ganyang problema. At huwag kayong mag-alala, sa susunod nating programa ay may improve naman natin yan. So, na-encounter natin yung problema na yan. So, sa next live natin, may iwasan na natin yan. Naintindihan ba? So, by that, gusto ko magpasalamat sa lahat ng nakikinig. Overtime na tayo ngayon sa lahat ng nakikinig at nanonood ng live views. And don't worry, this will not be the last. May susunod pa tayo at nasa season 2 na tayo ng ating live views. Marami pa tayong episode at marami pa tayong matututunan. Malay nyo, katulad din nung dati natin ginagawa, meron din tayong mga guests. So by that, I would like to say thank you, God bless, and see you next time. This is Live Views with Sir Batario. Let's talk, be informed. Good day. Magkita tayo ulit sa susunod na podcast natin. At huwag kayong mawawala, okay? So, bye-bye sa inyong lahat. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal. Humble ourselves and turn from my wicked ways.